Okay, good morning. So, yung topic natin for week 1 discussion ay iikot siya sa concepts of politics and governance. So, medyo politics muna tayo. So, ito yung mainly na pag-aaralan natin sa buong discussion natin for this week. Politics and political science, how politics can be studied and last, governance and government. Pero dito muna tayo mag-focus sa politics and political science. And sa number 2, yung how politics can be studied. So before that, so pardon for any unnecessary noises or background noises. So umpisa na natin dito kay politics and political science. So ano nga ba ang politics? So dati pa lang meron na tayong politics. So kahit sabihin nyo na mga sinaunang panahon pa yan, meron na silang konsepto ng politika. So, ang politics, it was formulated by the Greeks during the 4th and 5th century from the term polis. So, ano nga ba si polis? Yun yung city-state. So, yun yung meaning niya. So, Greek word meaning city-state. So, pag city-state, so yun yung place or state shared by a certain group of people. Na kung saan meron silang view of commonality or community. So, ibig sabihin, place siya or state na meron syempre yung nakatira na mga grupo ng tao, na yung mga grupo ng tao na yon meron silang pananaw sa pagiging isang community. Or kaya naman, binibigyan din natin sila meaning as urban center, surrounded by agricultural lands, which it protects and controls. So, ibig sabihin, polis, center siya. Center siya sa isang lugar na kung saan yung mga tao doon merong perception, merong perspective na commonality or sense of community. So, itong concept of politics may be as old as the first organization created by man. So, katulad na sabi ko, dati pa yan, 4th and 5th century, meron na tayong konsepto ng politics. So, ito si Plato and Aristotle. So, they had already provided broad discussion on the central concepts in politics such as the concept of justice. So, ito si Plato and Aristotle. Parang nagbigay na sila ng discussion ano nga ba yung meron kay politics. So, sabi nilang dalawa, itong si politics meron concept of justice. So, ano yung concept of justice? So, syempre, ano at sino yung morally and politically right? Morally and politically right. So, sino yung tama? At ano yung tama? So, di ba yun yung justice? Also, dinidiscuss nila yung concept of power. So, sino yung, or saan nanggagaling yung authority? Sino yung mayroong kakayanan na mamuno? Mamuno sa isang lugar. Sino yung kaya na mag-authorize? And then, dinaskas din nila yung right types of constitutions and governments. Ano yung dapat na maging government? Kasi iba-iba tayo ng government eh. Iba-iba yung klase ng government. Hindi lahat democratic, hindi lahat aristocratic. So, iba-iba. Ano yung pwede or ano yung maganda na magsusuit na type ng government and constitutions isang lugar? Kasi dito sa Philippines, hindi naman pa pwede na i-adapt natin yung monarchy. Kasi wala naman tayong mga hari trina dito. Wala tayong mga tao dito na talagang dubong-bughaw. Kasi ang monarchy is, yan yung mga hari trina na talagang ipapamana nila sa bloodline nila. So sa atin, wala tayong ganon. So kaya, mas suitable sa atin yung democratic government. So, majority wins. So, nasa atin yung boses sa masa. So, and then, diniscuss din nila Plato and Aristotle yung right and virtuous leadership. So, pag sinabing right and virtuous leadership, who should lead in a certain political system? So, yun. Sino yung dapat na mamuno sa political system? Ako ba? Sila ba? Ikaw ba? So, yun. So, syempre, Ano yung qualification para ikaw yung mamumuno, ikaw yung magli-lead sa area mo, ikaw yung magli-lead sa bansa mo. So sa atin, may qualification ang pagiging president. So natural born citizen, 45 years old,
So, makatanungin nyo, kailangan ba bachelor's degree, nakagraduate? No. So, hindi ka na kailangan ng president natin ay nakapagtapos ng pag-aaral na ang president natin kailangan graduate ng ganito. Walang ganun na sinabi na qualification. Okay? Tapos, si politics. So, yung key fields in politics, kasama na dun yung power, relations in society. Ano pa ba? Yung forms of government, field din yun as politics. Ano pa? Yung political behavior, field din yun ng politics. So, yun yung mga field ng politics. Ulitin ko lang, yung power, relations in society, forms of government, then yung political behavior. Yun yung mga fields of the politics. Also, pag sinabi natin politics, nagre-refer siya sa activities associated with governance of a specific area and the country. So, yan yung ano, yan na yung mga activities. Kalbay, pagbobotohan, yung pakikipag, yung panonoligsa, kasama na rin yan. Yung panonoligsa mo sa government. Politics din yan, yung hindi ka nakiki-coordinate, yung lahat na lang ng plataforma ni gobyerno mo, kinutuligsa mo. Politics pa rin yan. Then also, politics exercises control over a person, a community, or a country. So sabi ko nga, patulad din na sabi dito ni Plato, ang politics, nandyan yung concept of power. So, pag power, sino nga ba yung sino yung mag-control sa tao? Sino yung mag-control sa community? Sino yung mag-control sa buong bansa? Politics yun. Diba? So sa atin, president ang tawag sa nag-control sa bansa natin. President ang tawag sa namamahala sa bansa natin. Then, ang politics inseparably connected to the wonders of conflict and cooperation. So, ang konsepto ng politics, napakagulo niyan. So, hindi mo na maihihiwalay yan sa wonders ng conflict kasi nga sobrang gulo na akala mo sa pangampan niya magiging okay itong politiko na to. Pagdating pala sa mismong nakaupo na siya, ang gulo-gulo niya, nagiging corrupt, dyan na lumalabas na marami siyang issue sa buhay, na tinatago niya ang pera, na dinadaya niya yung mga proyekto ng gobyerno. So, conflict yon, na hati yung pananaw, yung hati yung lipunan, merong pro, merong anti-government, tapos ayan, yung cooperation. So, sino yung makikicooperate? So, as a citizen, kailangan natin makikooperate. Diba? So, hindi... So, ayan. So, kaya natin pinag-aaralan ito sa politics and political science para mapakita natin na tayo ay good citizen. So, paano mapapakita, ma'am? So, pag nakuha mo na yung konsepto ng politics and political science, doon mo ma-exercise na ikaw ay good citizen. Kasi naiintindihan mo na. Naiintindihan mo na yung, ganito, kaya ganito yung nangyayari sa politics natin kasi ganyan. So, meron ka ng deeper knowledge, meron ka ng deeper understanding. Okay. So, ano ka, kung hindi mo pag-aaralan o hindi ka makikisausaw sa usapin ng politics. Anong purpose mo? So, halimbawa, ang isang tao, nagre-reklamo siya, yun pala, hindi naman pala siya botante. Ayaw niyang i-register yung kanyang sarili. So, ano yung credibility mo, ano yung bilang mo, ano yung, bakit ka nagre-reklamo, hindi ka naman pala bumoto. So, kumbaga, kaya natin kailangan pag-aralan si politics, si political science, para maging aware tayo sa nangyayari sa bansa natin, sa nangyayari sa politics natin. Magulo na ba? Sobrang ano na ba? Sobrang conflict na ba? Meron pa bang pag-asa yung government natin? Well, oo, meron tayong pag-asa sa government natin. Saan magagaling yun? So, syempre, sa atin yun magsasimula. Kung nakikicooperate tayo, hindi yung kung kailan botohan na, hindi mo pa rin nire-register yung pangalan mo, pero nasa legally age ka na para bumoto. Tapos, pagdating ng panahon na kapag meron ng nakaupo na politiko at sinasabi mo na pulpul yung politiko na yan, napalpak yung politiko na yan, nagre-reklamo ka, na galit ka. Pero yun pala, hindi mo in-exercise yung karapatan mo bilang mamay-mayan na bumoto. So, yun yung purpose na kailangan
maging good citizen ka, i-exercise mo man lang yung karapatan mo na bumoto. Para at least, magkaroon ka ng bilang na hindi yung puro reklamo ka lang ng reklamo, na puro ka lang tuligsa sa nangyayari. Diba? So, doon na papasok nga yung conflict and cooperation sa politics. Next one, political science. So, ano yung pinagkaiba ni politics and political science? So, political science, social science that focuses on the theories and practices of government. So, parang ano lang yan, parang kung ano yung theories and practices na dinidiscuss of politics. Pag in-apply na yun, yun na yung political science. Based on the scientific method that deals with the theory system of government and politics of a certain level, be it on local, so local, ano, dyan lang sa barangay nyo, o dyan lang sa municipality nyo, ano, municipality ng Marilao, municipality ng Maykawaya, ng Bukawi, local lang yon. National, so as a whole, Philippines, national. International, so, yan ay yung kasama ng ibang bansa. So, ano yung meron of system of government sa bansa natin, sa bansa ng ibang lugar? Ba, China, Amerika. Ano yung nangyayaring politics between the Philippines, between the China, and the Philippines, between the Philippines and America? So, yun yung international. And also, political science deals with the study of power in society and government. So, hindi na maalis yung konsepto ng power. Yung authority, hindi na maalis dun yun. Okay, for a while. Okay. Yeah. So, ito si Niccolo Machiavelli, widely accepted as the father of modern political science. Pero, dati, ang ano talaga niyan, ang talagang parang proponent ng political science kasi si Plato and Aristotle. Pero kalaunan, habang umuusad ang ating panahon, nagkakaroon tayo ng ano, modernism. So, si Niccolo Machiavelli, siya na yung tinuturing natin na father of modern political science. So, merong libro si Niccolo Machiavelli, yung The Prince and the Discourses. So, doon sa libro ni Niccolo Machiavelli, nakapaloob doon yung government. Ano nga ba yung meron sa government? Ano yung dapat na gawin ng government? So, yun. The Prince and the Discourses. Yun yung libro niya. So, yun. So, si Aristotle, si Plato, and also din si Niccolo Machiavelli. So, ganyan yung mga itsura nila. Okay. So, how can be politics can be studied? So, meron tayong political economy na tinatawag. So, si political economy, so, siya yung study of what economic processes contribute in shaping society and history. So, it also associated with Marx's concept, his focus on class process and relationship. So, Marx, yan si Karl Marx. So, yung concept ni Karl Marx, yan yung kung sino yung mataas, siya yung merong karapatan na mag-rule sa isang community. Kapag nasa working class ka, nasa proletariat ka, wala kang silbi, wala kang kwenta, wala kang karapatan, magreklamo. Kumbaga, wala kang bilang na magreklamo sa nangyayari sa lugar niyo. Kasi, mababang uri ka lang, working class ka lang, utusan ka lang, slave ka lang. Yun yung konsepto ni Marx, ni Karl Marx. Kapag ikaw ay nasa mataas na antas, nasa social stratification ka, na mataas na level, yung ngayon tinatawag natin na bourgeoisie, yung mga burgis, kung tawagin, may bilang ka sa lipunan, may karapatan ka mag-rule, may karapatan ka mag-utos-utos dyan. So, yun yung political economy. Pag political economy, nakabase yung pag-authorize mo sa pag-gain mo ng power over the society depende sa economic status mo. Diba? Ano yung economic status? Yan, yung mga mayaman, yung mga nasa mataas na antas, pa pwede ka mag-rule. Diba?
So sa atin kay ano yung pag-credit kaya natin as political economy din yung nangyayari kapag oras na ng kampanya at oras na rin ng batuhan. Diba? Kasi ever since kayo ba, meron ba kayo na experience, meron ba kayo nakita na politiko na tumakbo na galing sa mahirap? Diba? Parang wala. Lahat na tumatakbo na politiko mayayaman. Bakit kailangan mayaman? Kasi syempre kailangan nila magpamundo ng pera eh. Kahit sabihin mo, kahit sa ika-ila ng ibang tao na, ay, ito, hindi ito nagpapamundo ng pera, hindi ito bumibili ng boto. Who knows? Diba? Who knows? Baka yan din, nagbibigay din ng, ano, nagbibigay din ng pera para iboto sila. Ever since, wala pa akong na-encounter na mahirap na tumakbo as politician. Kahit sabihin mo, barangay captain lang yan. Kahit barangay captain lang yan, kailangan meron kang pera. Kaya nga marami nagpapataya sa politics eh. Kasi marami silang nagigain. Naglalabas sila ng pera kapag kampanya, pero doble-doble naman yung nakukuha nila kapag maupo na sila. Kaya maraming gustong maupo sa gobyerno. Kahit sabihin mong barangay captain ka lang, kahit sabihin mong ano ka lang, mayor ka lang. Kasi, ano yung ginagawa means kadalasan ng politiko? Mag-create sila ng project, so syempre magre-request sila ng budget. So sa budget na yon, dadagdagan nila yon, dodoblehin nila. Kasi para may makikickback din sila. So may makikickback na nga sila, tapos may another pa silang bayad kasi na, ginagawa nila yung plataforma nila. So kumbaga double yung kickback nila. Diba? Kaya marami nagpapatay sa politics. Kaya hindi na maikakaila dito sa bansa natin na kapag malapit na yung halalan, malapit na yung botohan, meron na babalita, namatay na si ganitong mayor, namatay na si ganitong congressman. So sila na yung nagpapatay kasi ang focus nila yung pera na makikita nila. Yung pera nakikitain nila sa posisyon na yun. Diba? So, kaya ang pinakamayaman na na profession sa lahat is yung pagiging politiko. Walang yayaman kapag ano ka lang, empleyado ka lang. Kahit sabihin mong ikaw ay general manager, mas mataas pa rin sahod ng politiko. Kaya marami nag-aagawan sa posisyon. Diba? Next, okay, move na tayo, political communication. Sa political communication, it is the study of political communication evolved in the 20th century as an important field of both political theory and communication. It is the sharing of political data or data between and among political elites, broad communications, associations, and general society. So, pag sinabi natin political communication, ito na yung pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap ng ating mga political elites. Ayan, paano makipag-coordinate, paano makipag-communicate yung president natin sa ibang president ng ibang bansa. So, syempre, kailangan maayos yung pakipag-communicate ng bansa natin sa ibang bansa para in case na merong mangyari sa bansa natin, matatakbuhan natin sila. Diba? Meron tayong malalapitan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ano, ng mga grupo, yung ASEAN, yung Soviet Union. Yun yung ano, doon na papasok yung politics para at least meron tayong kasanggalang, meron tayong sandalan na ibang bansa if ever na merong mangyaring hindi maganda sa lugar natin. Ayun, katulad ng sa ano sa nangyari sa area natin ngayon sa current situation natin, yung pandemic. COVID-19. So syempre, hindi naman natin, hindi kaya ng bansang Pilipinas na i-sustain lahat ng ano natin, lahat ng vaccines natin. So, kapag meron tayong good communication, lalo na sa politics, sa ibang bansa, so, matutulungan tayo. Kaya ngayon, di ba, yung mga vaccine natin, pinapadala lang yan ng ibang bansa. Minsan yung iba, bigay pa nga yan. So, yun yung purpose ng good political communication para merong masandalan yung bansa natin. Then, lastly, political philosophy.
So, pag sinabi natin political philosophy, the study of questions related to the justices, liberty, politics, state and government, and the enforcement of a legal code by authority. It tackles how the society is supposed to be and how an individual should act in a society. So, pag sinabi natin political questions, nakafocus siya, rather political philosophy, nakafocus siya sa pag-aral ng questions related sa justice. Anong bang meron sa justice system? Anong meron sa liberty, sa kalayaan, sa freedom ng bansa natin, sa state, sa government? Diba? Maraming questions na nag-a-arise pagdating dyan sa ganitong mga concept na to. Yan, sa bansa natin. Fair ba ang justice system natin? Or may pinapanigan yung justice system natin? Sabi nila, meron. Kasi ang nabibigyan lang ng hustisya ay yung mayayaman. Tapos yung mga walang pera, wala lang. Etche pera lang ulit. Kaya nga, yung sa bansa din natin, meron tayong mga issues, meron tayong usapin na, si ganitong abogado pa na, nababayaran pa na to. Ganun, ilulusot ka na yan. Kapag may pera ka, padulasan mo lang ng pera. Sobrihan mo lang. Padalhan mo lang ng kung ano-anong bagay. Pagtatanggol ka na yan. Kahit mali yung ginawa mo. Yun. Pwede pumasok dyan yung political philosophy. Bakit ganun yung justice system natin? Or ganun na ba talaga? Or tayo lang yung nag-create ng ganong pananaw sa justice system natin? Liberty. Ano ba, malaya ba tayo? Or ano talaga, slave talaga tayo ng government? Politics. Ano meron sa politics natin? Dugyot ba yung politics natin? Ano ba tayo? Hierarchy ba? Ano ba ang politics ba natin? Pag ba galing ka sa mayamang pamilya, automatic, pwede kang tumakbo. Ganun siya. Yung state, yung government. Ano yung questions na nag-a-arise doon? At yun yung tutugunan ng political philosophy. Pag-aaralan yun. So, okay. So, yun lang. So, yun yung politics and political science. Again, mahalaga na pag-aralan si politics and political science para magkaroon tayo ng mas malawak na kaunawaan sa nangyayari sa politics natin. Para maging belong naman tayo. Hindi yung umusbong lang tayo para magreklamo. So, baka mamaya nagre-reklamo tayo pero wala pala tayong bilang. Hindi pala tayo botante. So, mahalaga na pag-aralan natin si politics and political science para maintindihan, para at least yung opinion natin maging angkop dun sa nangyayari. Hindi yung reklamo lang tayo ng reklamo. Para naman maging makatuturan yung opinion natin at makabuluhan. Talaga may i-apply natin. Okay? So, again, so yun lang yung naging topic natin. So, I do hope meron tayo natutunan sa ating discussion. So, yan. Politics and political science. So, thank you for listening. So, thank you for lending your time. So, again, maraming salamat. So, see you on our next discussion. Have a nice day ahead. God bless us all.